Mga ka-talks, pair kong minamahal. Minamahal ba talaga? Pag-usapan natin, mga ka-talks, pair kong mahal. Part 4. Ika-apat na kabanata ng ipinagbabawal na teknik sa financial statement. Yan. Actually, lahat naman po ay nakasulat na. At ang problema lang ho is, tama naman si Maureen Brasa, yung effect and application. So, papaano malalaman yung effect and application kung walang proper interpretation? Ang experience po natin for the past 35 years, eh, ang financial statement po talaga, ito ay part 4 ng ating pagbubunyag sa mga ipinagbabawal na teknik pagdating sa financial statement. Part 4, yung part 1, part 2, and part 3, nasa Kataxpayer Facebook at saka sa Tax Specialista YouTube. So, sa araw na to, meron akong meeting mayamiyang konti. gusto kong ibunyag sa inyo, mga kataxpayer kong minamahal, Hindi ko siya sinisiraan ng mga certified public accountant. Mga biktima yan eh. Katulad ko, ako yung biktima, certified public accountant ako. At ang anak ko is also a victim. So, ang layunin ko ay hindi kayo mabiktima. Wala akong kasalanan ang mga CPAs. Walang kasalanan ang mga taxpayer. Ang may kasalanan ho rito ay sistema. Sistema na minana natin ng ilang daang taon at ngayon po ay tayo'y nabibiktim. Mas matindi ho ito. Endemic! Ayan. So, ang ipinagbabawal na technique ay tungkol ho sa reconciliation ng TA versus FA. TA means tax accounting and FA means financial accounting. Mag-umpisa ho tayo sa ating pag-aaral at tutulungan ho tayo ng regulasyon. Ayan. Alam mo ho, yung official duty natin o official obligation, duty equals obligation yan eh. Ang official duty or obligation natin ay makukuha natin sa mga regulasyong valid. Okay. Kasi may mga invalid regulation na ini-issue po ang Department of Finance at ang Bureau of Internal Revenue. Makikita nyo ho yan sa mga Supreme Court decision at sa ating Court of Tax Appeals decision. So, isa ho sa mga napakagandang ginawa ho ng Bureau of Internal Revenue o ng Department of Finance, ito pong Revenue Regulation Number 3-2010. At marami na po ang nakalimot dito, kaya ibinabalik natin ang pag-aaral. Sabi ho dito, kailangan daw hong mag-submit ng mga taxpayer na nasa negosyo ng Statement of Management Responsibility. So, ang ibig sabihin ho ng responsibility ay obligation. Obligation po. Ayan. So, ano yung obligation? So, kailangan ho ninyong identify yung obligation. Nandito po siya sa Section 2. At nasa content po siya ng nasa content siya ng Statement of Management Responsibility. Ang content po niya, kung sinuhan po ang gusto ng BIR Collection Manual, libre lang ho yan, 322 pages, andyan dyan po yung secrets. Ayan, para ho sa assessment, marami yan eh. Assessment and collection techniques. Ayan. Ayan, mga techniques, mga dapat nyong gawing techniques. Ayan, scan na lang ho ninyo yung ano po, yung QR code para magkaroon ho kayo ng kopya. Okay. So, bakit ganito ang itsura ko dito? Ayun! Kailangan nakatabingi ako. Ayusin ko muna to, mga ka-taxpayer kong minamahal. At nakatabingi nga mukha ako rito. So, ano ho ang dapat nating malaman? Ano ba dapat ko? Na malayo ba ako? Dapat malapit.
Ayusin ko yan, maya-maya. Ito po yung binabanggit dito sa RR 3-2010. Ito ho ang pag-aaralan natin at sabi dito, the management likewise affirm any disparity in the figure submitted reports arising from the preparation of financial statement pursuant to financial accounting standards, yun ho yung 1, yun ho yung FA, at yung pangalawa po ay and the preparation of income tax return pursuant to tax accounting rule. Ayun. So, yung isa, based sa financial accounting standard. Maliwanag yun. Pursuant to financial accounting standard. At yung sa tax, ano naman, income tax return ay pursuant to tax accounting rule. So, maliwanag po mga taxpayer kong mahal, may dalawang rules. Yung isa, financial standards. At yung isa ay tax accounting rule. Hindi ho sila parehas. Kasi kung parehas sila, ang pangalan, Emelino. O alam mo yun, ako yun. May iba pa ba akong pangalan? Wala. Emelino. O yun yung nakarehistro sa akin eh. Okay? So, yung financial standard yun. Yung tax accounting rule yun. Hindi pwedeng interchange. Kaya nga, sinasabi dito sa rule ng BIR. Napakabait ng rule ng BIR. Kailangan mo daw i-reconcile. Has been reported as reconciling item and maintained in the books and records in accordance with the requirement of Revenue Regulation 8-2017 and other relevant issuances. Ipaliwanag ko lang po mga taxpayer kong minamahal is mayroon hong ipinagbabawal na technique dito ho sa binasa natin. At ang ipinagbabawal pong technique dito ay yung wag na hindi kayo magre-reconcile. Number one. So, tatanungin nyo ako, ano ho yung re-reconcile, Mr. Tax Specialista? Yung financial standard na ginamit mo at saka yung tax accounting rule na ginamit mo, pareho mong ginamit. Okay, kaya nagkaroon ng reconciliation para ho sa mga hindi nakakaintindi at kulang ho ang kanilang malawak na pag-unawa tungkol ho sa terminolohiyang reconciliation. Pag gumamit ho tayo ng salitang reconciliation, ang ibig sabihin ho niyan, may nag-away. Na, ganun lang ho yun eh. Merong nag-away. Kaya kailangan ng reconciliation. Okay. So, sa reconciliation, tinatawag nating merong complainant pag nasa court ka at may respondent. Magkaibang party ho yun. Yun ho yung financial accounting, ha? Yun ho yung complainant, o yung tax accounting, yun yung complainant, yung financial accounting, yun yung respondent. Okay. Sa puntong to, ikaw yung respondent, yung taxpayer. Ikaw yung magre-reconcile eh. Sa atin yung reconciliation mo ay dapat nasa libro, number one, and number two, nasa records. Ano ba yung tinutukoy na libro at ano yung tinutukoy na records? Okay, ipinagbabawal na technique number two sa pinag-aaralan natin, wag na wala kang reconciliation sa iyong books of accounts. Ipinagbabawal na technique number three, wag na wag kang walang reconciliation sa records. Ngayon, pag-usapan natin, ano yung books? Yung books na tinutukoy dito ay yung general journal. Contrary sa mga kaisipan ng mga magagaling nating mga CPAs at saka magagaling nating bookkeeper, ang reconciliation hindi lang ho yan entry. Okay? Hindi lang ho yan double entry system. Ibig sabihin, debit at credit. That is a double entry system. Kasama din po dyan ang memo entry. Pag sinabi ho nating memo entry, ang ibig sabihin ho nun, narrative. Okay? Gagawa ka ng narrative explaining the reconciliation that you performed.
Yun o yung nasa General Journal. Pag-usapan naman natin yung records. Ano ba pinag-uusapang records dito? Simple lang. Ang pinag-uusapang records dito, ito. Ayan na o, nakasulat na. Okay. Ang hina naman ng iba kung hindi pa maintindihan. Ang sabi dito, eh yung audited financial statement at saka yung annual income tax return. Pagandahin natin. Audited financial statement at yung annual income tax return. Ayan. So, pag-usapan natin sa susunod, sa part 5, okay, yung first paragraph. Pero pag-usapan muna natin reconciliation. There must be a reconciliation at ipinagbabawal na technique na dapat lagi kang may reconciliation sa books mo at sa iyong records. Ganun lang kasimple. So, kung wala ka reconciliation, ginawa mo yung ipinagbabawal na technique. So, with that, mga ka-taxpayer, kung mahal, eh, teka muna, bago ko tapusin, ano yung ire-reconcile mo? Yun ang susunod. Maliwanag naman dito, binabanggit sa ating pinag-aaralan, mga ka-taxpayer, kung mahal, ang ire-reconcile mo rito ay disparity of figures. Ayon. Of course, kasama ho sa disparity of figures, nabanggit ko na yung narrative. Dahil kailangan mong explain. Sabi, 1 plus 1. Paano naging 1 plus 1? Yun yung narrative. Paano naging 1 plus 1? Alam natin, 1 plus 1 equals 2. Okay. That's the figure. Now, susunod, part 5, usapan natin yung ano ba yung ina-affirm? Okay? Ano yung ipinagbabawal na technique pagdating mo sa paragraph number 2? Kasi number 1, paragraph number 1, nasan ba yung paragraph number 1? Okay, paragraph number 2 ho tayo pupunta. Isa-isayin ho natin. Part 5! So, inimbitahan ko kayo na sumama sa akin sa part 5 at i-analyze ho natin ang RR3-20. With that, mga ka-taxpayer, peace and happiness be with you for life. See you later.